Taong 1949, malayo pa ang Parañaque sa pagiging moderno. Napakapayak lang ng pamumuhay noon. Bilang isa si Lolo sa nakaabot sa ganong panahon, masasabi niyang mas masarap nga talagang mamuhay sa nakaraan kaysa sa ngayon. Bukod sa masarap pa ang hangin na malalanghap mo, malinis din yung mga kapaligiran at mga kalye. Liti mong residente ang lolo ko sa Parañaque. Dito na rin siya nagkapamilya at dito na rin umusbong yung angka namin. Pero noong binata pa raw siya, sadyang napakahirap ng buhay. Mabuti na nga lang daw, natanggap siya sa isang paaralan bilang gwardiya. Noon kasi, hindi pa isyo kung nakapagtapos ka. Basta, mapakita mo lang sa mga boss kung kaya mo ba yung trabaho ngayon. Basta nung magustuhan ka, pasok na kaagad. Isang Catholic school po yung napasukan ni Lolo. Huwag na lang natin bangitin kung anong pangalan ng school. Basta itinayo siya. Bandang 1917 hanggang 1919. Sa ngayon, napapalibutan na siya ng mga bahay at malapit sa palengke. Hindi ko matandaan kung anong eksaktong taon yun. Basta itong paaralan na to, kilalang kilala talaga noong panahon nila. Hapon hanggang madaling araw ang oras ng duty ni Lolo. May kapalitan naman daw siya pero siyempre, hindi may iwasan ang tukan sa mga ganong oras. Ang unang kakaibang karanasan ni Lolo ay nung isang madaling araw ng isang linggo. Pauwi na raw siya nito. Nag-aayos daw siya ng sintas niya. Pero, napahinto siya sa ginagawa niya. Meron kasi siyang nakitang bata naglalakad. Papasok na yun sa loob ng paaralan. Nang sundan ni Lolo, nakita niyang sinusundan ng mga bata ang isang madre. Nakasuot daw ito ng kulay itim. Yung mukha nga raw sobrang puti. Nung una, akala ni Lolo normal na madre lang yun. Sinubukan nga niyang lumapit doon. Pero nang makapasok na raw yung madre kasama yung mga bata, bigla na lamang daw ito naglaho. Sa takot ni Lolo na baka masisante siya sa trabaho niya, hinanap niya yung mga yun. Bawal na kasi yung tao sa school ng mga ganong oras, lalo pat may bata pang kasama yung madre. Nilipot niya yung paaralan. Nakarating na siya sa kung saan-saang sulok. Pero sa kasamaang palad, wala na siyang nakita pa. Kinabukasan ng hapon pag-duty ulit ni Lolo, kinausap niya ang isang staff ng school. Tinanong niya kung may mga madre pa bang lumalabas ng gabi o madaling araw. Ang sabi naman ng staff, wala raw. Kapag alanganing oras na kasi, lahat doon ng madre, nasa loob na ng tulugan nila. May bahay kasi doon kung saan naroon lahat ng madre. Pati yung ilang bata na inaalagaan nila. Kumbaga parang may bahay ampunan din doon bukod sa school. Ang ginawa ni Lolo, pinintahan niya yung bahay ng mga madre. Ang napansin niya, iba yung disenyo ng kasuotan ng mga yun kumpara sa nakita niyang madre. Napaisip ang lolo ko noon, baka ang nakita niyang madre, maaaring naligaw lang sa lugar. Noong hapon na yun, may nagdiwang ng kaarawan sa school namin. Hindi na maalala ni lolo kung guro ba o staff yun. Pero naging abala sila sa paglilinis, tapos inabot talaga sila ng gabi. Tumulong na nga rin sila lolo sa mga tagalinis. Habang naglilinis sila sa pasilyo, napalingon si Lolo sa midulong bahagi. Ewan, may nakita raw siyang parang dumaan na madre. Noong mga sandaling yun, pakiramdam ni Lolo, yun na naman yung madre na yun. Marami namang madre sa school, pero kakaiba rin yung pakiramdam niya sa madre na yun. Sinundan ni Lolo yung naririnig niyang mga yabag. Nakarating si Lolo sa ilalim ng punong mangga. Sa labas na yun ng school, ilang metro na rin daw yung layo. Dahan-dahan lumapit si Lolo sa may likuran ng puno. Nakikita niya yung nakalawit na damit ng madre. Hindi na nakatiis si Lolo. Pinuntahan niya yung likuran ng puno. At halos atakihin daw siya sa puso nang makitang inuuuday yung mukha ng madre. May tumutulo rin daw na itim na laway mula sa bibig nito. Tumistansya si Lolo. Hinawakan na rin niya yung batuta niya. Nang silipin niya ulit doon yung madre, bigla na lang daw itong nawala. Kasabay nun, malamig na hangin na lang daw yung naramdaman ni Lolo. Mabilis daw siyang bumalik sa paaralan. Kabadong-kabado daw siya nun. Yun yung unang beses na makakita siya ng kakaibang tao. Kaya talagang hindi maiwasang mabalisa at matuliro siya. Pagdating ng gabi,
Hindi na mapigil ni Lolo yung kaba niya. Nanginginig yung kalamnan niya. Naninigas yung mga daliri niya. Ganun siya kapag tensyonado at hindi alam yung gagawin. Nang mawala na yung mga tao sa school at mga staff na lang inatira, nagsimula na rin magronda si Lolo. Kailangan niya kasing siguraduhin na dapat lahat ng bata nakauwi na. Base kay Lolo, meron doon isang kwarto doon yung talagang pumuko ng atensyon niya. Narinig niya raw kasing may sumasahid na upuan sa may sahig. Sinilip niya raw yung bintana. Nakita niyang magulo yung loob. Pumasok doon si Lolo para ayusin yung mga upuan. Nang nag-aayos siya, bigla raw nang umay kandila. Nakakarinig din siya ng mga yabag ng paa. Dinig na dinig yun kasi nag-eeko yung tunog sa buong pasilyo. Nang lumabas si Lola sa kwartong yun, nakita niya ulit yung madre. Naasara pa ng gitnang kwarto, may hawak yun na kandilang itim. Umihip daw yung malakas na hangin sa pasilyo pero hindi namamatay yung kandila. Ilang saglit pa, napansin daw ni Lolo na lumalapit yung madre sa kanya. At dito na siya umalis. Ang kaso, sa takot niya, hindi niya raw magawang tumakbo ng mabilis. Nang hinay mga tuhod niya, pakiramdam niya raw may gagawing masama sa kanya yung madre. Pero sa awa ng Diyos, nakalabas ng school yun si Lolo. Sa sobrang kabanga, nagsuka-suka pa raw siya. Dahil sa nangyari, hindi na muna siya pumasok sa loob. Nandun lang daw siya sa labas, bahala na raw kahit mahuli siya. Ilang oras din daw pinakalma ni Lolo ang sarili niya. Madaling araw na nang maglakstob na naman siyang magronda. Pero sa pagkakataon na yon, doon na lang daw sa palibot ng school. Noong mga sandaling yon, may hawak-hawak daw na rosaryo si Lolo sa kamay. Nagdadasal siya habang naglalakad. Ilang minuto ang lumipas, may boses siyang naririnig. Para siyang inaakit ang boses na yun na pumasok ng school. Natagpuan ang kalang ni Lolo yung sarili niya na nandun siya sa entrance ng building. Sa parting yon, eh klaro niya nang naririnig ang boses. May dasal yun na paulit-ulit na sinasabi. Nakakatakot dahil base kay Lolo, parang nilalaman ng tinig na yun yung pasilyo. Parang hinihipnotismo daw si Lolo. Sinamalaya na lang doon yung sarili niya. Naglalakad na siya. Papunta na raw siya sa parang maliit na kapilya doon sa loob ng school. Sa loob ng kapilya na yun, nandoon yung madre. May kasama siyang bata na nakikinig sa dinadasal niya. Alam daw ni Lolo yung mga nangyayari noon, pero wala siyang kontrol sa sarili niya. Kinikilabutan daw siya. Takot na takot siya. Yung mga bata nga, tumingin sa kanya. Lalo na takot si Lolo. Yung mga bata raw kasi, walang mga mukha. Huminto sila sa pagdarasal. Bigla na lang doon nag-iyakan yung mga bata. Habang yung mga mandri naman, nakatingin lang sa kanya habang nakangiti. Umaapa yung laway na itim sa bibig nito. May lumalabas na uod sa mga butas na nasa pisngi ng madre. Wala raw magawa si Lolo. At ang dahilan kung bakit siya nakaalis doon ay dahil sa dalawang taong dumating. May dalawang staff kasi ng school ang bigla na lang daw pumasok ng kapilyang yun. Pare-pareho sila nagkagulatan. Yung dalawa ata eh, may gagawin yatang kababala ganon. Matik na siguro kung ano yun. Pero dahil sa kanila, nakahinga ng maluwag si Lolo. Nakiusap naman yung dalawa na huwag ipapaalam sa management yung ginagawa nila. Pumayag naman si Lolo. Wala naman siyang paki sa dalawa. Isa pa, utang niya yung buhay sa dalawa. Kasi kung hindi dumating yung dalawa, baka may nangyari ng masama sa kanya. Noong mga sandaling yun, nawala na po yung mga bata at madre. Nagkaroon na rin ng pagkakataon si Lolo para umalis. Kasabay niya ang dalawa habang naglalakad sa pasilyo. Doon din napag-alaman ni Lolo na madalas pa nalang ginagawa yung bagay na yun, lalo na raw kapag madaling araw. Pero hinayaan na lang ni Lolo. Nabasa man daw siya dun eh. Kinaumagahan, nang makipagpalitan na si Lolo sa kasama niya, sumama daw yung pakaramdam niya. Sobra daw bigat. Pag-uwi nga ni Lolo, tuloy na siyang lagnat. Kinuwento niya sa mga magulang niya yung nangyari. Eh yung mga magulang niya, reliyosong tao raw. Kaya nagalit sila kay Lolo. Pinababay daw kasi ni Lolo yung imahe ng mga madre.
Hindi sila naniniwala na madring nakikita ni Lolo sa school. Kaya si Lolo, hindi nilang pinilit. Alam niya kasing hindi magpapatali yung mga magulang niya. Lulong na raw kasi yun sa mga pagiging banal na kung minsan, wala na rin sa lugar. 2 araw ang nakalipas, nakabalik na pong makapasok si Lolo. Mas naging komplikado na po yung lahat sa pagkakataon na yun. Mula kasi na magkasakit siya, mas naging aktibo na yung 3A niya. Isang 3:00 daw ng hapon noon, may batang estudyante ang umiiyak. Nilipitan ni Lolo at hinawakan niya ang kamay. Nang ihatid na rin ni Lolo sa mga teacher, huminto yung bata. Tumingin sa kanya. Paglingon ni Lolo sa bata, nakita niyang nakahawak din yung bata sa isang madre. Inangat ni Lolo ang tingin niya at yung madre nakangiti raw sa kanya. Dali-dali niyang pinitiwan ng bata. Takot na takot si Lolo. Di kalaunan, naglakad na rin palayo yung dalawa. At nang lumingon yung mga yon, wala na mukha yung bata. Gulong-gulo yung utak ni Lolo sa mga nangyayari sa kanya. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, pumunta siya ng tondo. May nagsabi kasi sa kanya na meron daw doon bilihan ng anting-anting. Pinatos naman ni Lolo. Desperado na siya. Hindi na rin kasi siya makapagtrabaho na maayos eh. Sayang naman daw kung aalis siya. Malaki raw kasi yung sahod doon. Tsaka ang hirap maghanap ng trabaho. Sinubukan ni Lolo kung gaganap ang anting-anting na kanyang nabili. Malakas ang loob niyang rumonda sa school ng madaling araw. Sa mga naunang sandali, wala siyang nararamdaman. Walang kahit na anong tunog. Napangiti nga si Lolo. Kasi sa wakas, tuloy na raw nawala yung madre. Lumipas po yung mga araw. Habang nagroronda na naman siya, nang nasa hagdanan daw siya, napatingin daw siya sa may kisame. Mula raw doon, merong siyang nakitang tumutulong itim na laway. Tumulo pang araw sa balikat niya yun eh. At pagtingala niya, meron daw siyang nakitang madre na nasa sulok ng kisame. Sa takot ni Lolo, napatakbo daw siya. Nadapa pang araw siya. Napag-apang sa mahabang pasilyo. Paglingon niya sa likod niya, nakita niya naglalakad na sa kisame yung madre. Humahalakhak. Nang maabutan na siya ng madre, nawala na po ng joy si Lolo. Nagpatila po na siya pababa ng ground floor. Mabuti na lang, nasa second floor lang siya noon. Unang tumama ang likod ni Lolo. Pero dahil sa takot, hindi nakaramdam ng sakit si Lolo. Nagawa niya pa makabangon. Namanida yung katawan niya literal. Kahit hindi pa raw tapos yung duty niya, umalis daw siya noon. Umuwi siya ng bahay nila. At nung pagkahigang pagkahiga niya raw, doon niya naramdaman yung sakit ng likod niya. Kinabukasan noon, magamaga yung likuran ng lolo ko. Ilang araw daw siyang nakaratay sa higaan. Meron kasing ribs na nabali si lolo. Pero pinagpasalamat raw ni lolo yun. Kasi kahit papaano raw, dahil doon ay nabuhay siya. Mula din po noon, nagdesisyon na siyang mag-resign sa school na yun. Pinayagan naman siya ng management. Kaya dahil doon, hindi na raw nakikita ni Lolo yung madre ngayon. Hanggang sa mawala po si Lolo kamakailan lang, bukang bibig pa rin niya yung school na yun. Ang sabi niya sa amin, huwag namin pag-aralin yung mga anak namin doon. Dahil base sa kanya, lahat ng may connection sa kanya, gugulihin ng madre. Tinatanong namin siya kung bakit. Pero, ayaw niyang sabihin. Napalagay ko, may mga kwento pang hindi sinasabi si Lolo. Meron pa mga detaling parang ayaw niyang sabihin. Na palagay ko, hindi na namin malalaman. Kasi nga, wala na siya. Pero, ganun pa man, hindi nga namin talaga pag-aaralin yung mga anak namin doon. Eh, mahirap na. Nakakatakot din naman kasi. Anyways, hanggang dito na lang po yung kwento ng lolo ko. Nauwi na gusto at natakot kayo. Alam nyo ba kung anong eskwela nun sa Parañaque? Kung alam nyo, i-comment nyo nga. Tignan natin kung may nakakaalam. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.
Thank you.